Magandang hapon po muli mga kabatang na magbubukid. Ito po kami uli ngayon at naririto ng aking partner. Kaya po kami nabuo po uli ang tinatawag po nating tsabatang. Narito po muli tayo sa aming backyard farming. Ito ang aming pong backyard farm. Bali update po namin kayo sa extension ng aming backyard farm. Sa mga bago lang po sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para po sa mga susunod update. Bali, narito po tayo at bumubuo po tayo ng bahay po. Ito po, bahay po ng ating native pig o yung tinatawag po nating baboy damo. Ito po, inuumpisa na po namin na gawin, i-build itong bahay ng baboy damo. At kung ano lang po yung available dito sa aming farm, yung nalaman po ang aming ginamit. At tulad po ng mga poste pong ito, yan, ito po ang aking partner, ang tsabakanong Batanggenyo, narito. Yan, ito lang po ang mga ginamit naming pamoste. Puno po yan ng ano, ng tatawag po nating ano nga puno yun? Basta po ito yung malalaking puno na pinutol namin dito sa likod ng aming farm. Anunang, yun po, tama. Kung alam niyo po, dito po sa amin sa Batangas, tawag po namin puno ng anunang, yung tumataas. Ito po yung magsisilbing bahay po ng aming kukuhaning bagong alaga, yung native pig. Yan, naway ito'y aming mapadami. At ito pong native pig na ito ay akin pa hong inusap sa aking kumpare kasama na pulis din na nag-aalaga po ng native pig, yung pong ating itim na baboy. Update po muli tayo sa ating mga tanim. Medyo nalungkot po ako sa ibang mulberry natin. Hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nagro-rooted. Hindi pa rin po siya nagkakaroon po ng dahon. Pero masaya naman po tayo mga kabatang na magbubukid dito po sa ating tinatawag na Madre de Agua. Yan, yan ho, talagang napakalusog. Nilagyan lang ho namin ng tuyong-tuyong tayo ng kambing yan. Yan, ito pa ho. Yan, dito naman po sa aming native chicken ay ako po ay medyo naunsyame at nasad kasi napasok po kami ng sawa. Oh my God. Nung isang gabi hindi po namin napansin na ito pong aming native chicken ay nalunok na. Naku po. Ng sawa. Dalawa po ang namatay, yung pong aming isang tandang kasayang, saka po isang inahin kasayang. Dito naman po sa ating update ng ating kambing. Yeah, ito po ang lulusog na, yung isa po yung mga anak na. Yan, si Lorna. Ito po si Lorna, yung pong brown ay si Aida. At ito naman pong batik ay si Pe. Ang dalawa pong yan ay siguro mga October ay pwede na po nating pasampahan. Very mga nice. Kabatang na magbubukid. At mga by November po, ngayong November, ito naman pong si Lorna ay maaari po siyang mga anak na. At magpa 5 months na po siya na buntis. Update naman po din sa aming RIR at ang kanya po na mga lumahe ay ang aming kaber, itong bulik na kaber na ito. Ayan, bali yung mga itlog po ay hindi ko muna pinapisa at kaliliit. Sayang lang kung ating ibabayad sa incubator, sa pagpapa-incubator, dahil hindi pa sisaw niyan. Kita nyo, naglalagas pa ang mga balahibo. Kasi o, ang mga manok, pag naglalagas ang balahibo, hindi pa ho nanging itlog na maganda yan. Kaya hindi pa ho natin sila pwede papisa. Bali kami po ay nag-build po ng panibaguling kulungan, mga kabatang na magbubukid. Ito po ang lambat na ito, yan. Ito naman po yung ating para sa pabaw. Meron po tayong pabaw, yan. Tayo po yung mag-alaga din ng pabaw. At sana po ito'y dumami din at nang makapagbahagi. Magpagbahagi din po tayo sa ating mga kasamahang magbubukid pag ito po'y dumami. Ito po'y na-importa ko po ho sa kabilang barangay, sa kabilang bayan, sa Taal, sa aking mga kamag-anak daw, sa mga albay sa Lungtal. Ayan, ito po ang bahay namin pabaw. Simple lang ho, kaya ho ito'y puro lambat
mga kabatang na magbubukay, di amin pong pinoprotektahan ho sa mga predator o doon sa tinatawag nating mga ligaw na hayop na mapabangay sa katuldo ng bayawak at saka po ng kagaya nga po ng sawa, kami po yung nasalakay. Kasayang ho ng manap. Yan, yung ating mga kambay na pag-alagala. Yan. Ito po ng aming farm, ay palaki na ng palaki. Padagdag na ho ng padagdag ang hayop. Sa susunod naman po, gaya nasabi ko sa huli kong vlog, sa aking farm, magdadagdag naman po kami sa susunod ng rabbit naman. Doon po sa kukuhanin ko po ito, doon sa aking idol na mag-alaga ng rabbit, kay Kuya Orle Balbakal. Shoutout po kay Kuya Orle Balbakal. Alam ko po na kayo busy-busy dyan sa inyong bagong farm sa Lipa. At bago po kami pumasyal diyan sa inyong napakagandang farm, kita ko po napakaganda po ng inyong mga rabbit. Mga imported po ay, ang lalaki. Ang mga bako ninyo, alam ko tumitimbang ng mga 4 kilo pataas. Dito naman po sa ilalim ng mangga aming tambayan, yan po ang asawa ng mga tsabatang. Nagmi-meeting ko sila dyan, may mga maestra. Meron ko silang online meeting. Ay di na sa tapat ito, medyo malakas po ang signal. Yan, kasakasama ho namin sila din eh, habang kami nagpapanday ng bahay po ng Baboy Damaw. Update ko po kayo sa aming asola. Ito pong aming asola ay nabawasan na po namin. Akala ko po ito ay namatay na at napabayaan. Yan, medyo lumalago-lago na uli. Nalagyan ko ba ng ano, ng molasses. Ay sariwang molasses, hindi ko muna binulok. Ayan, namatay. Di amin uling hinintay mabuhay. Sa awa naman ho, ng Diyos. Ayan, napakaganda na uli. Maghihintay lang kami na ilang linggo pa uli. Ay pwede na ho uling mag-harvest at may pakain sa mga manok nating aray. Ayan. Sa susunod po nating video, magbabahagi po ako ng kaunti kong nalalaman sa pag-aalaga po ng ating pabaw. Kasi ito pong mga pabo pong ito ay napakasailan. Pero pag umedad na po sila ng 6 na buwan pataas, ay yan po ay medyo may laban-laban na ho sila sa ating kapaligiran. Ibig sabihin ay malakas-lakas na ho ang kanilang resistensya. Kasi ang pag-aalam ko sa pabo, pagkapisa ng kanilang itlog ay hindi sila pwede munang patungtungin sa lupa. At baka ito ay makagat ng langgam, ay sigurado ho na kayo, sayang ho ang mga sisew. Ilang linggo ho nating inintay na mapisa tapos makakagat ng ano, kaya lagi yung babantayan. Ayun ho. At sa susunod po, pag nabuo na po ang aming bahay po ng Baboy Damaw, i-update po namin kayo. At magbibigay din po tayo ng kaunting kaalaman sa pag-aalaga ng Baboy Damaw. Ayan po. Shoutout po pala sa aking mga kasama sa Philippine National Police, sa Nicolas Police Station. Shoutout po sa aking mga kasamang kapulisan. At sa ngayon po, ako'y naka-off duty, kaya ito po ang aming inaasikaso ng aking partner na si Paring Tolitz. Kaya kami po'y lagi ng magkasama na rin. Nagtataka po yung iba kung bakit ito Chabacanong pangalan. Sabi ko ho, kaya Chabacano, isa hong kaya po Chabatang, ay isang Chabacano, isang batang ganyan nagsama, kaya Chabatang vlog. Pero ang akin lagi sinasabi, mga kabatang na magbubukay. Yan o. Bale ito po, ari po yung balat ng niyog. Yan, makikita po ninyo. Yan po ay hiningi ko pa sa mga ano lang po yung available din sa aming backyard park. Ayun na lang po ang aming ginagamit. Yan. Yan, kaya po ang bubong po na rekalhati laang. Dahil ang baboy naman po ay yan ay napakatibay sa sakit. Ang gusto po niyan ay tubig. Pag po tag-init, laging gusto na sila maglublub sa tubig. Pag naman taglamig, ay tuwan-tuwa sila. Yeah, yun ang mga Baboy Damaw. At ate pong iintayin ang pagdating nila. Ayan, ito po. Nagsimula lang po tayo sa maliit po na tangkal ng manok. Maliit na bahay ng kambing. Nadagdagan po ng pabo. Nadagdagan po muli. At meron pa nga po pala kaming parating. Yun ang tinatawag natin basilan chicken. Kukuhanin ko pa po sa aking pinsan sa nasugbo. Yung pong basilan chicken, mga kabatang na magbubukid. At susubok din po tayong mag-alaga at magpadamay. Ay napakalaki ho ng manok na ito.
ay kayang tumimbang ng 7 kilo ang tandang eh, laki. Ay sadyang kayo matutuwa pag inyong nakita. Yan, aring aming farm na ito, yung unti-unti na namin pinalalawak. Ay nawa ito'y dumamay. Yan, ganyan ho, tsaga-tsaga lang ho sa pag-aalaga. Yan po, mga kabatang. Marami po nga salamat, mga kabatang na magbukid. Marami po nga salamat muli. Isa po muli, request. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po sa aming update video ni kabatang. Mga kabatang na magbubukid, hanggang sa muli, maraming salamat po.